go, guys. Ito lang ang kailangan natin. Asukal, gata, vanilla extract, and rice, glutinous rice flour. And salt. Yan ang ating kakailanganin sa ating spasol. Ito yung classic spasol lang, guys. So, anyway, welcome back to my channel, guys. And today, we're going to cook spasol classic. Classic lang siya. Regular spasol. We're gonna need syempre glutinous rice, giniling, asukal, gata, vanilla extract, and salt. 2 1/2 guys na glutinous flour ang ating isasangag muna. And then 1 can ng gata, and then 1 cup to 1 1/2 depends doon sa adjusted dito, guys. It's up to yung gaano katamis. But for me, 1 cup lang. And 1 teaspoon salt and 1 teaspoon vanilla extract. So, simulan na natin. So, magpainit lang tayo ng kawali. And then, lagay natin yung 2 sasangag lang natin. Sabihin na ako lang yung apple pala. Ayan, hinaan natin yung apple. Para hindi masunog siya. 2 1/2. Kapag nahalo nyo na at feeling nyo luto na yung malagkit, yung giniling na malagkit natin, isalin na natin to sa malinis na lalagyan. And then kapag nasalin na natin, magtabi tayo ng 1 1/2 cup ng sinangag nating malagkit na giniling. And then, itabi natin yan dahil yan ang gagamitin natin mamaya. So, simulan na natin yung paglagay ng gata, yung 1 can ng gata natin. Lutuin natin ito. And then, pagkatapos nyan, isunod natin yung 1 cup ng asukal. Haluin natin. Ayan. At pagkatapos nyan, i-ready natin ilagay yung 1 teaspoon na salt. And 1 teaspoon na vanilla. So ayan, nailagay na natin. Haluin lang natin yung mixture ng vanilla, salt, sugar, and coconut milk. Haluin lang natin sila. So, ayan. Habang hinahalo natin at kumukulo na, i-ready natin ilagay yung natirang sinangag natin na giniling na malagkit kanina.
yun ay bale 2 cups dahil 1/2 cup lang naman yung binawas natin para dun sa pang penale mamaya. Yan. So, haluin lang natin. Dito masusubukan yung ating pagtiyaga sa paghahalo at kung gaano kalakas ang ating mga bisig sa paghalo ng spasol na ito. But for sure, napakasarap na to guys dahil talagang A for effort talaga to. Super. Napakasarap ng espasol na ito. Kahit mapapalaban ang iyong mga braso, ang iyong mga kamay sa paghahalo, ay siguradong ang outcome naman ay sobrang sarap. Yeah. So, ayan na guys. Ready na ito. Kapag ganito na textures ng ating nilulutong espasol, kailangan hanguin na natin ito sa apoy o patayin na natin yung apoy. Dapat yung apoy nga pala natin kanina ay mahina lang. And then, i-ready natin yung tinabi natin kaninang sinangag na giniling na malagkit, yung 1/2. Kasi yun yung ating pinaka-base para hindi sila magdikit-dikit at mapaghiwalay natin sila mamaya. And then, i-ready natin i-shape ito. So, again, ito ay effort din sa pag-shape dahil kailangan nating diinan at para magkaroon siya ng pare-parehong shape na pahaba or rectangle. Yan yung ating madalas na shape na nakikita sa espasol. So, yan. So, pangkain lang itong size na ginamit ko. Pero kung gusto mo maging business ito guys, dagdagan mo lang yung sukat. At yung tamis na to ay tamang-tama lang at magugustuhan ng iyong mga customer kung gagawin mong business ito. So ayan guys, start na natin i-platen yung ating espasol para magmukha na talaga siyang espasol. At ang laki talaga ng itulong ng ating tinabi na sinangag na giniling na malagkit kanina. Kasi yun yung tutulong talaga para mapaghiwalay natin siya. Dahil yun talaga yung paggawa ng espasol. Ayan, medyo makakapal lang ito guys kasi yung tray na ginamit ko ay medyo mataas at maiksi. Maliit, kumbaga. So, kung pang negosyo mo ito, kailangan yung tray mo is malapad at pang masa at pang negosyo talaga at para kumita ka din naman. At dahil ito pang kain lang, kaya okay lang kahit makapal yung aking ginawa. So, isang trivia lang sa ating espasol. Ito yung ang tawag natin sa kakanin na ito ay espasol. Ito yung Filipino delicacies na made of toasted rice flour and sweetened coconut milk. Soft and chewy ito guys. Tawag ng iba rin dito ay rice cake na snack or dessert ng mga Pilipino. At ngayon, kung ikaw ay nasa ibang bansa at nagki-crave ka sa mga kakanin katulad ng espasol na ito, kayang-kaya mo nang gawin ito. Dahil lahat ng ingredients na to ay makikita mo sa Asian store. Meron mga malagkit doon, glutinous na natawag. Napakadali lang rin hanapin ng kanyang ingredients. Ayan. So, ito ay isa sa mga Pilipino kakanin na tinatawag or Filipino dessert na napakasarap. So, ayan. Ready ng tikman. Tara, titikman na natin ito. So, dahil matataba siya at yung aking ay malalim, dapat mababaw ang inyong pan na paglalagyan ito. Ayan, para yung sizes niya din ay makapal at dahil pangkain lang talagang hindi na ako nag-effort pa na paliitin ng sobra dahil kami lang naman ng pamilya ang kakain. So, ayan. Excited na ako matikman ito. Tara guys, samahan niyo akong tikman ito. Ayan. Yung iba ginagawa nila guys, nilalagyan nila ng flavor ito dahil basic lang yung ating ginawang espasol. So, talagang original espasol lang yung ginawa natin. Walang ibang flavor maliban sa coconut and sugar. But, napakasarap na to guys. I-try nyo. Kung kayo ay nagki-crave sa espasol,
So, ayan, nakita niyo naman kung gaano kapal ang ginawa ko. Sobrang kapal. Pero ang sarap. Worth it na worth it yung pagluto ko ng matagal na to sa paghahalo pa lang. So, ayan na nga guys, ang ating classic espasol o original espasol na Filipino dessert. So, salamat guys sa inyong panunood at sana may natutunan na naman kayong recipe sa Chai Access. And huwag niyong kalimutang mag-subscribe guys kung hindi ko pa kayo subscriber, at don't forget to click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong videos. Maraming salamat guys, and God bless you all, and spread love, not hate. Bye-bye! See you again on next vlog!